Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito ay naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming salit-saling lahi. Ngunit ngayon, inihayag sa kaniyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamangha-manghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumain niyo si Kristo at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kalwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit naming ipinangangaral si Kristo. Pinaaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdala at walang kapintasan dahil sa kapakikipag-isa kay Kristo. Dahil dito, ako'y nagpupunyagi sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Kristo. Ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang pagsisikap ko para sa inyo. Gayun din sa mga taga-Laodicea, at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin ng mukhaan. Ginagawa ko ito upang lumakas ang kanilang loob at mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, magkakaroon sila ng ganap na pagkaunawang bunga ng tunay na pagkakilala kay Kristo na siyang hiwaga ng Diyos. Sa kanya natatago ang masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga sinulata ni Pablo na mga taga-Kolosas ay mga pagano. Ang akala niya noon na wala sila sa plano ng Diyos. Hindi sila kasama sa bayang pinili ng Diyos kasi hindi naman sila mga Hudyo. Hindi nila kilala ang Diyos kaya parang malayo ang kanilang kaugnayan sa Diyos. Iba't ibang mga Diyos ang kilala nila. Pero hindi. May nakatagong lihim ng Diyos na ngayon ay inihayag na niya sa pagpapadala niya sa kanyang anak na si Jesus. Si Jesus ay manliligtas at manliligtas siya ng lahat. Kaya ang lahat ng mga tao, kasama na ang mga hindi Hudyo, ang mga pagano, ay makakapiling na ng Diyos. Kasi sumasa kanila din si Kristo. Ito ang mensaheng pinapakalat ni Pablo. Kaya siya ay ang apostol sa mga hintil, sa mga hindi Hudyo. Pinagsisikapan ito ni Pablo na ipadala sa lahat. Marami siyang mahihirap na karanasan na dinadaanan dahil sa mensaheng ito. Kinokontra siya ng mga kababayan niyang mga Hudyo na patuloy pang naniniwala na sila lang ang maliligtas. At kung ibig ng ibang lahi na maligtas din, dapat nilang sundin ang mga batas at kaugalian na ginagawa ng mga Hudyo. Pero kahit sa gitna ng mga kahirapang ito, patuloy si Pablo sa kanyang misyon. At natutuwa pa nga siya
na maranasan ang mga kahirapan sa kanyang pagmimisyon. Kasi sa kahirapan na kanyang nararanasan, ipinagpapatuloy niya ang kahirapan na dapat pang danasin ni Jesus para sa simbahan na kanyang katawan. Nakikiisa si Pablo hindi lang sa pagpapahayag ng mabuting balita. Nakikiisa din si Pablo sa kahirapan ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Malalim po ang katotohanan ito. Jesus makes us participants not only in salvation, but in His sufferings that bring salvation. Nakikisa tayo sa gawain ni Jesus, kasama sa kanyang gawain magligtas. Kung tatanggapin natin ang katotohanan ito, maaari natin bigyan kabuhayan ang maraming kahirapan. Kung tatanggapin natin ang katotohanan ito, maaari natin bigyang kabuluhan ang maraming kahirapan na dinadaanan natin. May kabutihan na madadala ang mga kahirapang ito. All sufferings can be salvific. Mangyayari ito kung inuugnay natin ito sa kahirapan ni Kristo. Mangyayari ito kung tinatanggap natin ang ating kahirapan ng may pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Kahit na undeserved suffering, ito ay may kabutihan ding madadala. Hindi lang para sa atin, kundi pati din sa kaligtasan ng mundo. Ang ating kahirapan ay ring pagbabayad puri sa pagkakasala ng iba, sa maraming kasalanan sa mundo. Nagkikisa tayo kay Jesus sa kanyang pagbubuhat ng kasalanan ng mundo. Salamat, Jesus. Salamat, O Jesus, na binahabahagi mo rin sa amin ang gawain ng kaligtasan. Sana tanggapin namin ng buong puso ang gawang ito na makiisa sa pagliligtas na iyong ginagawa. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.